Hi mga ka-Barbies! Welcome back to my channel at ngayon nandito po tayo ngayon para ikwento ko po sa inyo kung bakit Barbie yung pangalan ko sa YouTube. Pero bago natin umpisahan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button below and please hit the bell button para updated po kayo sa mga susunod kong videos. So ngayon, nakikita nyo naman sa likuran ko maraming mga Barbie, so ma-idea na kayo kung bakit Barbie ang tawag sa akin. Pero hindi yan yung iniisip ninyo. Baka tinatanong nyo na bakit Barbie, hindi ko naman kahawig si Barbie, hindi ko naman kamukha si Barbie. Lalong-lalo na dun sa mga basher ko na mga kaibigan ko na lagi nilang sinasabi na bakit Barbie ang tawag sa akin samantalang ang layo naman sa itsura. So ganito kasi yun guys. Noong 2008, nag-apply ako ng trabaho sa isang company, then assign ako sa isang toy store, isang malaking toy store. And then pinasok ako doon, sabi sa akin ilalagay daw niya nung magiging roving namin na si Miss Rowena Virin at si Ma'am Weng, kung yun ba yung apelyido na si Ma'am Weng, na super bait na roving coordinator namin dati. Sabi niya ilalagay niya ako sa ano, sa Barbie na area. Tapos ang nangyari guys, ang nakakatawa nun, pagdating namin doon niya ako nilagay sa ano, sa mga pangbata na items, mga laruan na pambata. Kaso wala talaga akong ka-idea guys kung ano, paano ibenta yung mga pambatang laruan na yon. So tatlong araw ko yung pinag-ano guys. Tatlong araw kong pinag-aralan kung paano makabenta ng mga items na yun. Kaso, hindi talaga ako makabenta-benta kasi yung mga kalaban ko nasa ibang company, mga batikan na guys, grabe manulot. Sobra. Ganun ang buhay sa toy store. Sobrang sulutan doon para makabenta lang. And then, tamang-tama, nagpunta si Ma'am Weng sa store. Tapos nabi ko sa kanya, Ma'am, bakit dito ako nilagay sa ano, sa pang-infants. Sabi mo sa akin, sa Barbie. Tapos yun, sabi niya, bakit? Hindi ka ba ano dyan? Sabi ko, Ma'am, bangabatikan kasi yung mga kalaban ko. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi ako makakabenta kasi lagi akong sinusulot. Eh ako wala akong kaalam-alam talaga sa items na yun. Tapos nun, sabi niya, sige, dali na kita dun sa Barbie. Saktong-sakto din guys, hulog ng anghel sa akin si Lady Calo. Shoutout kay Lady Calo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako malilipat sa Barbie. Kasi si Lady Calo, guys, ano siya eh? Yung tao sa Barbie, buntis siya, manganganak. So, palive na siya, guys. So, ako ang pinalit sa kanya dun. So, dun yun nag-start, guys. Mula 2008 hanggang 2014, Barbie yung hinawakan ko. So, may mga naging kaibigan ako. So, pupunta sila sa store. Nakikita nila ako na doon ako nakalagay sa Barbie. Sabi, bakit nasa Barbie ka, eh, lalaki ka? Sa hindi daw bagay kasi dapat babae daw doon. Sabi ko, eh maganda ako eh, charot. Yun lang inano. Tapos lagi nila ako kinakantsawan. Kasi katabi din ni Barbie na area, eh yung Bratz. Dati sikat na sikat pa yung Bratz eh. Tapos sabi nila, hindi dapat Barbie, hindi ka dapat sa Barbie ilagay. Dapat dito ka sa kamukha mo, sa kalabi mo. Kasi si Bratz kasi guys, kung alam niyo yung laruan na yun, yung doll na yun, malaki po kasi yung ano nun, yung labi. Eh, malaki din daw kasi yung labi ko. Yun yung laging binabash sa akin mga kaibigan ko. Pero sa akin, okay lang naman kasi totoo din naman. Tapos yun. Pero ayoko guys, parang sabi ko, hindi oh. Mas ano ako dito sa Barbie, kahit lagi na ako yun, ano, na dapat doon ako sa ano. Maganda din naman yung Bratz na dolls kasi mabenta din yun dati, kaso nawala lang din siya. And then, may si Barbie naman nun, may meron naman siyang isang doll na gawa din ni Mattel na My Sin naman ang tatak. Tapos, medyo may hawig siya konti ni Bratz. Sabi ko, hindi ako yan ha, hindi ako si Bratz, ako na lang to si My Sin. Kasi si My Sin medyo malaki din yung labi niya. And then, nag-ano din si Maisin katagalan. Nawala din siya. Tapos, may pinalit na naman yung company namin. Yung Live Dolls naman. So, yung Live Dolls naman ang kiniklaim ko na ako yun at hindi ako yung Bratz.
Kasi yung Livdals naman, malaki din yung lobby niya. Kasi ewan ko bakit nauso yung mga malalaki yung lobby nung mga dal na yon. Tapos yung kalaban naman na si Bratz, nung nawala si Bratz, naglabas sila ng Moxie, medyo malaki din yung lobby. So ayun guys yung kwento ko kung bakit Barbie. Kaya ngayon, pag dito ako sa store sa bago kong trabaho, nagtatanong lagi sa akin yung mga kasama ko. Kasi pag may dumating akong kaibigan, laging hinahanap na saan daw si Barbie. So magtataka yung mga kasama ko dito sa trabaho. Sino Barbie? Wala nang Barbie dito. Sabi na si ano, si Jomar. So ayun, maalala na ako pala. Bakit daw Barbie pangalan ko? Kaya pinagtatawa na nila ako kasi hindi ko daw talaga kahawig si Barbie. So ayun lang guys, nililinaw ko na kaya Barbie tawag sa akin ng mga kasamahan ko at kaya bakit Barbie yung naging pangalan ko sa YouTube kasi yun na talaga yung nakasanayan ng mga kaibigan ko na Barbie ang tawag nila sa akin. Dahil ilang years din akong nagtrabaho sa company na yun at Barbie yung hawak ko. So ayun yun guys yung kwento kung bakit Barbie yung tawag nila sa akin at kung bakit Barbie yung naipangalan ko sa YouTube ko kasi yun po talaga ang kadalasan nilang tinatawag sa akin. So sa ngayon siguro kung napanood to nga ng isa kong kaibigan na laitero na si Maki, for sure lalaitin na naman to at for sure na to papaligtasin. Kung mapanood ito mag-comment talaga siya sa comment box, for sure yan. Kasi yun talaga yung number one kong ano eh, lumalait sa akin. Pero tanggap ko naman yun kasi kaibigan ko din naman talaga. Tsaka alam ko naman biro lang kahit may halong totoo. Pero nasanay na ako sa kanila guys. Pero hindi ko din naman kasalanan bakit Barbie tinawag nila sa akin. Kasi dun nga ako nalagay sa Barbie na area. And then kahit naman yung mga customer dati, nung bago pa lang ako dun, nung kakapalit ko lang ni sa nawala dong promo, parang nailang yung mga customer sa akin, lalo na pa mga babae. Nailang silang kausapin ako kasi lalaki ako. Lalaki tignan. Pero hindi nila alam na, ewan ko, hindi nila alam na Barbie pala ako. Yun nga guys. Nailang silang magtanong sa akin kasi nga lalaki ako. Kampante kasi sila kasi dati kasi nakabantay nga doon, babae. Kaso, nanganak, kaya ako ang pumalit. Kaya ayun. Nailang sila sa akin nung pag magsalita na ako, ayun, naging kampante na sa akin yung customer pag magsalita na ako kasi medyo kasi guys sa totoo lang pag hindi ako nagsalita, hindi mo talaga malalaman na Barbie ako kasi Bratz talaga mukha ko, charot, joke lang. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo at sana mawala na yung kuro-kuro sa isip ninyo kung bakit Barbie yung pangalan ko sa YouTube. At saka guys, ano pala yan, ginawa kong V yung Barbie, ginawa kong Barbie kasi baka madimanda tayo ni Mattel kasi bakit Barbie yung pangalan ko eh hindi ko naman kahawig si Barbie. Pero yun lang guys, para hindi lang tayo maano, para maiba naman pag nag-search kayo sa YouTube. Hindi, kasi pag mag-search kayo ng Barbie talaga sa YouTube, puro Barbie ang lalabas. Kaya iniba ko naman yung spelling niya. Imbis na B, ginawa kong V. So, Barbie! So, sana nag-enjoy kayo guys. Maraming salamat. Sana supportahan niyo po ako. Sa mga hindi pa talaga nakapag-subscribe, please click the subscribe button para maging updated kayo sa mga susunod kong videos. Again, thank you guys. Maraming salamat. Thank you.